Talino mo, nono ko, pag-ibig mo sa miidulot, sa taong lumilimot, awa mo'y ihulot. Sa amin ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanyang pakikinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan ng naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginoong aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan
sa bahay ng puong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil muli na namang tayong pinagtipon-tipon at pinagsama-sama upang maparangalan, mapurihan at mapasalamatan siya sa misang ito. Sa tuwing may madadaanan kang pulubi, namamalimos, nanghihingi ng kaunting makakain, anong nararamdaman mo? Anong ginagawa mo? Sa tuwing sasakay ka ng jeep, tapos biglang may sasakay ding badyaw, mag-aabot sa'yo ng sobre o di kaya'y magpupunas ng sapatos mo, anong reaction mo? Anong ang respond mo? Sa pagpunta mo dito sa simbahang ito, ilang tao ang nadaanan mong nangangailangan ng tulong? Nung nakita mo sila, ano ang pakiramdam mo at ano ang ginawa mo? Madalas sa tuwing nakakakita tayo ng mga tao sa kalsada na nangangailangan, walang-wala, madumi, may kapansanan at kung ano-ano pa, madalas tayo ay naawa, nahahabag. Kawawa naman yung taong iyan. Nakakadurog ng puso na makita silang nahihirapan. At kung minsan pa yung iba ay maiyak-iyak pa, no? Dahil sa awa. Pero ang tanong, saan ka dinadala ng iyong awa at habag? Ano ang ginagawa mo matapos kang maawa at mahabag sa kanila? Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus kung paano ang kanyang awa at habag ay nagdala sa kanya sa pagmamalasakit at pagtulong sa mga tao. Sa unang parte po ng ating ebanghelyo, narinig natin sa kung paano naghimala si Jesus sa mga may sakit, sa mga bulag, pipe, bingi at pilay. Sa kung paano niya pinagaling at tinulungan ang mga iyon dahil na rin sa awa at habag niya. At sa ikalawang parte ng ating ebanghelyo, narinig naman natin sa kung paano naghimala si Jesus upang may makain ang mahigit na 4,000 katao na sunod ng sunod kay Jesus. Naawa at nahabag si Jesus dahil 3 araw na silang kasakasama at ang mga iyon ay walang makain na. Kaya sa iilang tinapay at maliliit na isda na mayroon sina Jesus, hinati-hati niya iyon at ipinamahagi sa kanila. Ito ay hindi lang naging sapat, kundi sobra-sobra pa para sa kanila. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo ay tinuturuan ni Jesus na hindi lang tayo nahihinto sa awa at habag. Bagkus, dinadala tayo nito sa pagmamalasakit, pagtulong at pakikipagkapwa tao. Hindi lang ito basta pakiramdam. Bagkus parte na rin ng ating pagiging Kristiyano dahil sa kung paano tayo kinaawaan ng Diyos ay ganun din ang ipapadama nating awa at habag sa mga tao. Sa kung paano tayo iniligtas ng Diyos dahil sa awa at pagmamahal niya sa atin ay ganun din ang awa at pagmamahal ang ipapadaba natin sa pagtulong natin sa ating mga kapwa na nangangailangan.
Katulad din po ng santo na ating inaalala ngayon na si San Nicolas, no? O mas kilala sa tawag na Santa Claus. Siya ay isang matandang lalaki na bukas palad na nagbibigay ng mga regalo lalo't higit sa mga bata. Nakilala siya sa pagmamalasakit sa mga tao, sa pagbibigay at pagtulong nito sa mga material needs at spiritual needs ng kanyang kapwa. Ipinakita niya ng awa at habag ng Diyos sa atin ang siyang nagtutulak sa atin na tumulong at magmalasakit din sa ating kapwa. Kaya naman po sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na misa, tayo ay patuloy na kinaawaan at minamahal ng Panginoon. Ibahagi nawa natin ang awa at habag ng Diyos upang ang pagmamahal ni Jesus ay makita sa ating mga gawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkaloob niya sa atin. Ang ating itugon Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin ni Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mayayain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halika na,
kasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Puon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office at ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 hanggang alas 5, at kapag Biyernes at Linggo, alas 5 hanggang alas 8. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service. Bukas na po ito, December 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mabaging dapat nawang aming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.